kasama ng bayan mo, viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poong magdiwang tayo sa ating debosyon. Pagsamo ng bayan mo, viva poong Jesus Nazareno. Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyon. Sa mga naririto po, gayon din po sa mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng Facebook, YouTube, Twitter at TV Maria, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Sa ating mabuting balita ngayon, pinaaalalahanan tayo sa iisang katotohanan sa ating buhay. Na una, ang lahat ay lilipas, maging ang sarili nating buhay. Subalit, kasabay nito bilang mga nananampalataya, ang ikalawa, ang Diyos lamang ang mananatili. Naway manatili tayo sa Kanya, nang sa gayon ay mapahalagahan natin ang lahat. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipakita mo ang iyong paglingap sa iyong pag-antig sa aming kalooban upang ang pamumunga na gawain mo sa amin ay aming mapakinabangan at ang mapagpagaling mong katapatan ay aming mapangatawanan. Sa pamamagitan ni Yeso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Akong si Daniel ay nakakita ng isang malaking dagat na binabayo ng malakas na hangin kabi-kabila. Mula sa dagat ay may lumitaw na apat na iba't ibang dambuhala. Ang una ay parang leon, ngunit may pakpak na agila. Nabunot ang mga pakpak nito. Umangat ito sa lupa at tumayong tila tao. Binigyan ito ng isipan ng tao. Ang ikalawa naman ay mukhang oso. Ang dalawang paa lamang nito sa huli ang inilalakad at may kagat pang tatlong tadyang. May tinig na nag-utos dito. Sige, magpakasawa ka sa karne. Ang ikatlo ay kawangis ng leopardo. Ito'y may apat na pakpak sa likod, apat ang ulo at binigyan ng kapangyarihan. Pagkaraan, nakita ko ang ikaapat na hayop. Nakatatakot itong tingnan at mukhang napakalakas. Bakal ang ngipin nito at tanso naman ang mga panga. Tiluray ng bibig nito ang anumang makagat at tinatadyakan ang matira doon. Kaiba ito sa tatlong nauna, pagkat ito'y may sampung sungay. Pinagmasdang kong mabuti ang mga sungay,
At nakita kong may tumutubo pang isa. Ang tatlong sungay ay nabunot upang magkaroon ng puwang ang sungay na tumutubo. Ito ay tulad ng tao, may mga paa at bibig. Nakapangingilabot ang sinasabi nito. Habang ako'y nakatingin, may naglagay ng mga trono. Naupo sa isa sa mga ito, ang isang nabubuhay magpakailanman. Kumikinang sa kaputian ang kanyang kasuotan at parang tagay na lana ang kanyang buhok. Ang trono niya'y nagniningning. Ang mga gulong nito ay apoy na nagliliyab. Waring agos ng tubig ang apoy na bumubuga mula sa trono. Ang naglilingkod sa kanyang 1,000,000 bukod pa sa 1,000,000,000 na kaantabay. Humanda na siya sa paggagawad ng hatol at binuksan ang mga aklat. Dahil sa kakilakilabot na mga bagay na sinasabi ng sungay, naakit akong manood hanggang sa mapatay ang 4 na hayop at ihagis sa apoy. Yaong ibang hayop ay inalisan ng kapangyarihan, ngunit pinananatiling buhay ng kaunti pang panahon. Patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko na may isang tila taong nakasabay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamalaan, ng karangalan, at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dakila't papurihan ang poong magpakailanman. Dakila't papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga bundok at mga burol. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakila't papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, lahat ng tumutubo sa lupa. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga bukal ng tubig. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga dagat at mga ilog. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga balyena at lahat ng nilikhang nasa tubig. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, lahat ng ibon sa himpapawid, awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga kawan at mga maiilap na hayop. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Magsitayo po ang lahat. Malapit na
ligtas ang pag-asa upang ating matamasa. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang isang talinghaga, "Tignan ninyo ang puno ng igos at ibang punong kahoy. Kapag nagdadahon na ito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman, kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga ito, malalaman ninyong malapit nang maghari ang Diyos. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago mamatay ang lahat ng taong nabubuhay sa ngayon. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko'y hindi magkakabula." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo na po ang lahat. Muli po sa mga naririto at sa mga sumusubaybay sa atin, magandang umaga po sa inyong lahat at sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po sa inyo. Nanigiging tapat at nananatili ba tayo sa Panginoong hindi nagmamaliw ang presensya at pagmamahal sa atin? Sa ating mabuting balita at sa mga nakaraan, no, ngayong huling linggo ng kalendaryo ng simbahan bago muling pumasok sa Adbyento, pinaaalalahanan tayo ng Panginoon sa tinatawag nating mga katapusan ng araw o kaganapan ng panahon. Na darating, may punto sa ating kasaysayan na muling darating at babalik ang ating Panginoon. At may mga tanda ng kanyang pagdating. Subalit bukod pa sa pag-abang doon at higit pa sa pag-abang doon, may mga paalala ang ating Panginoon sa ating araw-araw na buhay. Hindi man natin alam kung kailan o kung paano siya darating sa sinasabi niyang panahong iyon o sa punto ng panahong iyon. Subalit, ang kanyang mga paalala ay maaaring maging bahagi ng ating pananampalataya na isinasabuhay ngayon at sa ating araw-araw na buhay. At isa sa maaari nating pagnilayan ngayon ay ang kanyang mga huling salita sa mabuting balita ngayon. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko'y hindi magkakabula. At ito po, mga kapatid, hindi ba't bahagi ito ng ating karanasan? Lahat ng mga hawak natin, lahat ng mga nagiging kasama natin sa buhay, lahat ng mga bahagi ng ating karanasan, may panahong sila'y lilipas. May mga minamahal sa buhay na mawawala rin at sasakabilang buhay. May mga pagkakataon na pagkatapos nating maranasan, matatapos din. Kahit tayo, may mga salita tayong binibitawan, minsan nalilimutan. May mga pangakong hindi natutupad. Pati ang ating buhay ay hindi rin mananatili at tayo mismo ay lilipas. Na para bang nakakalungkot, no? Kasi may mga bagay na alam natin nakapagpapabuti sa atin. May mga taong minamahal tayo. Pero ganun din yata ang buhay. Sa pagdating ng panahon, sila'y mawawala.
Pero kung titignan natin, maganda rin na may mga bagay na lilipas, no? Yung mga problema. Mareresolba din sa panahon. Yung mga taong hindi natin makasundo. Darating ang panahon na magiging ayos na rin kayo. May mga pangarap na hindi nananatiling pangarap. Lilipas din upang maging totoo o higit pa sa ating pinangangarap. At sa lahat ng ito, paalala ng Diyos, sa paglipas ng lahat, siya ay matitira, siya ay mananatili. At ang panawagan niya, sana tayo rin manatili. At sa ating pananatili, siguro hindi takot at pangamba sa mga bagay na lilipas ang hinihingi niya sa atin. Sa ating pananatili sa Diyos na alam nating hindi mawawala sa ating tabi, sana yung pangamba nagiging pasasalamat. Dahil may mga bagay na kahit papano naranasan natin. Maikli man ang buhay, subalit may mga taong nagmamahal. Kapusman sa kayamanan, subalit kung ano man ang kakaunting hawak, dapat pasalamatan at sulitin. May mga bagay man at salitang lilipas, subalit sa pamamagitan ng Panginoon, nagiging makahulugan. At ito po yung panawagan sa atin, na tignan ang lahat, na alagaan ang lahat ng hawak natin, pati mismong buhay natin, nang may kamalayan na hindi tayo pababayaan ng Diyos at maibibigay, matatanggap ang kung ano man ang para sa atin sa sitwasyong kinahaharap natin sa mga araw-araw na pinagkakaabalahan natin. At magandang hingin po iyon, biyaya sa pagpapatuloy ng banal na misa, na sana makilala natin at maranasan ang Diyos na hindi nagmamaliw ang pag-ibig at presensya sa atin. Nang sa gayon ay mabigyang halaga natin yung ibang bagay na ipinagkakaloob niya sa atin, maging ang sarili nating buhay. At sa simula ng araw na ito, tanungin natin ang ating mga sarili. Nananatili ba ako sa Diyos higit pa sa lahat ng mga bagay na lumilipas? Mahal na po ang Jesus Nazareno, manatili nawa kami sa iyo, kaawaan mo kami. Magsitayo po ang lahat. Tinatawag tayo mga kapatid ng Panginoon na magbantay sa kaniyang muling pagbabalik. Lumapit tayo sa Ama sa panalangin habang naghihintay sa kaniyang pagdating. Panginoon ng kasaysayan, palakasin mo kami. Panginoon ng kasaysayan, palakasin mo kami. Ang simbahan naway makatugon sa tawag ng pagbabalik-loob at pagbabago. Manalangin tayo. Panginoon ng kasaysayan, palakasin mo kami. Ang mga taong may mabuting kalooban naway sama-samang kumilos para wakasan ang pag-aaway at digmaan, pang-aapi at kawalang katarungan. Manalangin tayo. Panginoon ng kasaysayan, palakasin mo kami. Ang ating kamulatan sa presensya ni Kristo, naway higit pa nating palawigin sa ating mga dukha at mga naghihirap na kapwa. Manalangin tayo. Panginoon ng kasaysayan, palakasin mo kami. Ang mga may sakit, naway pagkalooban ng lakas at pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon ng kasaysayan, palakasin mo kami. Ang ating mga yumaong kamag-anak at kaibigan, naway maranasan ang walang hanggang kaligayahan sa piling ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon ng kasaysayan, palakasin mo kami.
Sa katahimikan ng ating puso't diwa, alay natin sa Panginoon ang ating mga panalangin, gayon din ang panalangin ng mga taong mahalaga sa atin. Isama na sa ating mga dasal ang mga frontliners at health workers na sa kabila ng panganib sa kanilang buhay ay patuloy na nangangalaga sa kapwang nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon ng kasaysayan, palakasin mo kami. Makapangyarihang Diyos, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Buksan mo ang aming paningin sa iyong presensya sa aming piling. Ilapit mo kami sa iyo araw-araw. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at ingap ay alay namin sa'yo. Mula sa tangkay lang ubas natin patrigo upang maging dugo. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa lahat ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob ay aming inaalay, tanging hiling at pagpalang buhay na dalisa. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang mga banal na alay na iyong ipinag-utos sa aming italaga sa pagsamba sa iyong ngalan at upang kami pagindapating paunlakan ng iyong tapat na pagmamahal. Gawin mong ang iyong mga utos ay sundin namin kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kaniyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Siluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, na kabiak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kami, umaasa. O Jesus Nazareno, magpayan niyo po na magkabayan ako. Kamakan at iyak na kamatay, Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at usa, ikay kasama ko. Ang samukot
dasal, sana'y pakinggan mo ang mapawi na mga paghihirap ko. Kung Yesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupunihin ko. Mahal na poong Yesus Nazareno. Mahal na poong Yesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagkalooban mo ng pagsasalo sa iyong kagalakan ay lagi nawang lumingon sa pinanggalingan nitong banal na pakikinabang upang kami huwag mawalay sa iyo na aming hantungan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga minamahal na yumao, mga kaluluwang walang nakaaalala at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silaya ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatagnawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyo ko para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyong ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa tayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka na. Iligtas